Great, great, great. Hi! So now let's go to our civics review. Okay, for our civics, so the first one is multiple choice. Yung unang dito sa mga sagisag ng komunidad, ang gamit dito ni Teacher Bell is multiple choice. So ang watawat is ilan yung star? Tatlo. Ilan yung sinag ng araw? Walo, right? It's 8. And itong blue, it means kapayapaan. And then yung red, it means katapangan. And yung white is kalinisan. Okay? So yung 3 na bituin is the Luzon, Visayas, and Mindanao. And then the shoe capital ng Philippines is Marikina. You can find here yung higanteng sapatos. Shoe capital of the Philippines is Marikina. Remember that one. And again, we're doing the type of exam here is multiple choice. And then the sagisag ng kulturang Ifugao is Bulol. Okay? Bulol. Again, multiple choice for this one. And then the pineapple capital of the world is Bukidnon. Remember, the pineapple capital of the world is Bukidnon. And where can you find the Dambana ni Rizal? You can find this in Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. Dito lumaki si Jose Rizal. Next, saan na, dito naman yung Dambana ni Aguinaldo. Makikita ito sa Kawit, Cavite. Again, ang gamit dito sa lahat ng sinasabi na ito ni Teacher Bell is multiple choice. Okay? A, B, C. And mag-change lang, sasabihin ko kung kailan mag-change yung type ng exam. So, Dambana ni Aguinaldo, saan ito makikita? Sa Kawit, Cavite. And dito tinaas yung ating, yung watawat. First time na tinaas yung Filipino flag. Kailan? Noong June 12, 1898. Kailan itinaas ang watawat? June 12, 1898. Next, Rizal Park or kilala ito sa tawag na Bagumbayan. Dito saan? Binaril si Jose Rizal. Next, Fort Santiago. Dito naman, kinulong si Jose Rizal. Next, EDSA. Ito yung ang Epifanio de los Santos Avenue. Dito nangyari yung mapayapang revolusyon ng mga Pilipino. Okay, that's all for our multiple choice. Ang sunod natin is noon o ngayon. Okay? Noon o ngayon. Sa noon or ngayon, ito yung noon, ito na siya ngayon. Also, noon, ganito yung mga bahay, ganito na siya ngayon. Okay? Next is, oh well, wait muna. Ang iba pang noon at ngayon, yung damit, dati ay barong Tagalog, ang ngayon is mga jeans. Okay? Ang mga laruan dati, naglalaro ng tagu-taguan, naglalaro ng piko, tumbang preso, pero ngayon, gadgets na. Noon, nagsusulat ng letter kapag need may i-send the message. But now, we are using internet o sa cellphone natin at nagko-call na din tayo. Okay? So, yan ang noon or ngayon. So, in your exam, you will identify noon o ngayon. And we also have there true or false. Okay po? True or false. Next is yung mga anyong lupa at anyong tubig. So dito, ang gamit ni Teacher Bell na exam dito is matching type. Okay, ima-match nyo yung anyong lupa, basta dito sa anyong lupa at anyong tubig is matching type. Okay, ang Bulkang Taal, you can find this in Taal, Batangas. Bulkang Mayon in Albay, Bicol. Chocolate Hills in Bohol. Bulbunduki ng Cordillera is in Cordillera. And Bundok Apo is bahagi ng Cotabato, Lungsod ng Davao at Davao del Sur. Ito yung pinakamataas na bundok sa
Pilipinas. Ito naman yung pinakamataas at pinakamalaking bulubundukin. And ito ay nagko-color chocolate kapag tag-init at nagko-color green kapag tag-ulan. Ito yung pinakamaliit na bulkan sa buong mundo at ito ay yung may cone-like shape na bundok. Ah, bulkan. Okay? Next, punta na tayo sa tanyag na anyong tubig. And here, matching type. You're gonna match yung dinadrag na matching yung ganon. Okay po? Talon ng pagsanhan, makikita isota sa pagsanhan, Laguna. Okay? Puerto Princesa Subtinarian River. You can find this in Puerto Princesa, Palawan. And it is included in New Seven Wonders of Nature. Next, Look ng Maynila. You can find this in Lungsod in Manila at tinuturing itong pinakamagandang daungan. Next, Talon ng Maria Cristina Falls. Makikita ito sa Lanao del Norte at tinatawag itong kambal na talon. And then the last one is Tubataha Reef National Marine Park. Makikita ito sa Palawan at ito ay dineclare ng UNESCO as bilang World Heritage Site. Okay, mga pagdiriwang sa komunidad. Okay, Araw ng Kalayaan, yung June 12, ito ay sineselebrate natin every year. Dito unang itinaas ang ating watawat sa bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Okay, next, ito yung Pasko, pinakamahaba at pinakamasayang pagdiriwang sa Pilipinas. Ito also is multiple choice, okay? Next, bagong taon, dito ka makakarinig ng sari-saring tunog para salubungin ito. Ang mahal na araw, ginugunita yung paghihirap ni Jesus. And Ramadan, yung isang buwan na pag-aayuno ng mga Muslim. Hari Raya, ito naman yung after ng Ramadan, sila ay nagpapasalamat. Okay, so may choice, multiple choice din yung gamit dito ni Teacher Bell dun sa mga pansibiko at mga pagdiriwang. Okay, multiple choice din dyan. Next is tradisyon. Okay, so sa tradisyon, pagmamano sa matanda, ito ay paggalang. Special na pagtutulungan sa komunidad, ito yung bayanihan. Pagbibigay ng tulong sa namatayan, pakikiramay. Eating together, pagkaisama-samang pagkain, is pagsalo-salo. At paghahanda kung may mahalagang araw is pagdiriwang. Humingi ng paalam si Mario sa magulang ni Vanessa na kanyang pakakasalan. Ang tawag dito is pamamanhikan. Maayos na tinanggap ni Alice yung kanyang visitor. Magiliw na pagtanggap sa bisita. So sinasamahan ni Grace yung kanyang lolo papuntang hospital. Ito ay yung pag-aalaga sa nakatatandang kasapi ng pamilya. Nagbibigay ng lumang damit, ito ay ang pakikiramay. Sama-samang nagdaraos ng anniversary, ito ay ang pagsasalo-salo. Okay, so yun yung ating type ng exam at yun yung review natin sa civics. So see you tomorrow para sa more review gamit ang ating quizzes. Okay, thank you everyone and see you tomorrow. Bye!